Pwede nga bang iwanan ng ngipin kapag hindi mabunot? Huwag! De, joke lang. Tara, usap tayo. Yes, pwede. Pero root lang. Ang tawag namin doon ay coronectomy, kung saan ang ulo lang ang tinatanggal at sadyang iniiwan ang roots. Ito ay usually ginagawa, una, kapag sa pagtanggal ng ngipin ay maaaring matamaan o ma-damage ang inferior alveolar nerve dahil sa posisyon nito. Ito yung nerve na nagbibigay sensation sa ating baba. Kapag ito ay na-damage, maaaring magkaroon ng temporary o permanent na pagkawala ng pakiramdam sa kalahati ng ating baba. Pangalawa, ginagawa din ito kapag walang sira o infection ang ngipin na bubunutin. Pangatlo, pwede din itong gawin sa mga healthy patients at hindi immunocompromised. Hindi naman po ito pwede gawin sa mga ngipin na may sira o infection, sa mga pasyenteng immunocompromised, at sa mga ngipin na impacted horizontally. Usually, bago ang procedure, ine-explain muna namin sa pasyente kung kailangan niya ng coronectomy. Tandaan, pwede mong tignan yung ngipin after surgery. Oh, huwag kang matakot sa dentista ha! Aalagaan kita. Yun lang, sharing is caring. Bye! What's up mga kabagang? Ano nga bang dapat gawin kapag na-fall? Yung ngipin. Dahil sa aksidente. Tara, usap tayo. Ang una niyong gagawin, pulutin ang ngipin, hawakan sa ulo, at iwasang mahawakan yung ugat ng ngipin. Linisin ang ngipin sa pamamagitan ng pagbuhos ng gatas o saline. Iwasan gumamit ng soap o dishwashing liquid. Huwag punasan at huwag hayaan matuyo ang ngipin. Kapag nalinis na, maaari mong subukan ibalik ang ngipin sa dating pinagkakalagyan nito o doon sa loob ng sakit. Pag naipasok na, kumagat ng gos o bulak. Kung hindi naman kayang ibalik sa dating pwesto ang ngipin, maaari mo munang ilagay ito sa saline. Kung walang saline, maaari mo itong ilagay sa gatas. Kung wala pa rin gatas, maaari mo munang ilagay ang ngipin sa ilalim ng dila mo at iwasang malunok ito. Siyempre, agad na magpunta sa pinakamalapit na dentista. Yun lang, don't forget to use your teeth. Smile. Pwede nga bang mag-braces kapag madami ng bunot na bagang? Secret. Hindi, joke lang. Tara, usap tayo. Pwede, basta may good bone support. Isa sa mga sumusuporta sa ating mga ngipin kaya hindi sila natatanggal at hindi nagkakaroon ng malakas na uga ay ang ating buto. Sa bone nakakapit yung periodontal ligaments na nakakapit naman sa root o sa cementum ng ngipin. Kapag nag-braces kayo nang may malalang bone resorption at mababang bone level, maaaring matanggal ang ngipin dahil sa puwersa ng braces. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin ng radiograph bago kabitan ng braces para makita ang bone level at kung may impacted ng ngipin. Share ko lang yung surgery ko. Kung kayo naman ay matagal ng bungi at hindi nagpupustiso dahil hindi naman kita, malaki ang chance na kailanganin nyo din ng braces. Dahil posibleng meron na kayong galit-galit ng ngipin o magkakaiwalay ng ngipin, mga nakahigang ngipin, ngipin nyo, pagod na, at mga nagmamataas ng ngipin o may supra-eruption. Yun lang, don't forget to use your teeth. Smile.